Side ang ating Team Pangas Uzumaki ang gagamit ng ating Claude Wentz as the Jawhead #TZ para sa kanyang Lunox Kirai, para sa kanyang Baksha, and Embeltran para sa Alice. And for the side naman natin ng ating Team Pangas, Alpha Torotot, for the red side, it's Instinct para sa ating Esmeralda, Lawrence para sa ating Benedetta, it's Meow naman para sa ating Farsa, it's Rugins naman para sa ating Akai, and unknown player for your Bruno. Okay natin, no, from top lane, this is an Embeltran versus Lawrence. Out lang muna si Embeltran dito. Tingnan natin, kero dito, nagkakaagon. Ano pa lang, no? Little Wonder pa lang ay pinag-aagon at pinag-aaway na talaga ng mga players natin dito, no? Kaya naman, both teams ay... Siyempre, ano muna, farm muna sila dito, both sides, no? Kaya naman, titingnan natin the rotation coming in from WNTZ. Gusto nilang bigyan si Lawrence yata dito. Tingnan natin, naispatan doon si Lawrence. Lawrence, makakatakas lang din naman to. This is a Benedetta, idol too fast, and there we go. Makakatakas, pero delikado yata ang buhay ni Lawrence dito. Pero Lawrence... Embeltran, uy, okay. Muntikan din. So, Mamba out both teams. Wala naman nagka... Walang casualty sa top lane, pero... Nakita mo yung respond ng Farsa and the rest of the gang for the side ng ating both teams. Eto. Let's see here. Si Karay naman ang gusto. Uy, pero first blood pa rin. Pero hindi pa rin natin sure kasi yung bottom lane natin. That is a 1-for-1 trade. Mirror trade? Mm-hmm. So mabilis na rotation dito. Nakita mo naman na sa top lane kagad ang core for the side ng ating... Team Pangas, and for the side naman ng ating Alpha Torotot, nasa bottom lane din naman ng Bruno. So, palitan. Pero nandito na, for the side ng Alpha Torotot, ang ating first turtle. Can they secure this first turtle? O makakapag-contest pa dito ang side ng Team Pangas? Pero mukhang makukuha na nga yata nila dito. Pero here comes the ultimate coming from your Lunox. Pero mukhang resecured turtle. Pero when TZ once again will go down, that's a 2-for-0. Exchange para sa ating Alpha Torotot. Once again, they have the lead dito para sa ating game 2 ng ating best of 3 series. Shoutout kay Idol Earl Rodriguez, no, for sending 10 stars again. Thank you. Sabi niyo dito, baka reason yan. Pero Idol Too Fast, with the rotation coming in here from the Alpha Torotot, sila ang lamang. Kasi with the mirror rotation kanina, no, hindi lang nakapag-mirror ng gold plate yung ating Team Pangas doon. Pero yung bottom lane natin sa side ng Team Pangas, yung first tower dito, ay nabawasan at nakuhanan ng gold plate ng ating Alpha Torotot. Oh, so Alpha Torotot now is on the lead. Less than 2k for them in just 3 minutes. Pero nandito na ang Hurricane Dance coming from the Akai. Pero the damage will be enough to kill your idol mo, Uzumaki, and WNTZ. Hindi sapat yung pinapakita nilang pag-zone para sa kanilang core dahil nawawala ang Lunox para bumakap for the side ng Team Pangas. Natin dito, no? Bruno ay nakakakuha ng magandang score dito. 3-0-2 ang score niya dito, at mukhang kukunin niya din ang ating gold plate sa top lane natin. Mabilis ang kalamangan dito. Yung rotation na pinapakita ng isang Akai kung paano mag-zone, talaga namang mahihirapan dito ang isang Claude na naman na makapag-farm ng kanyang mga objectives for the side ng Team Pangas and for the side ng Team ng Alpha Torotot. Nakukuha nila ang mga gusto nila, pero dito mukhang magkakabigayan pa nga ata sa top lane. Basag na for the side ng Team Pangas and for the side ng Alpha Torotot. Grabe yung pinapakita nilang respeto sa pag-rotate ng tank nila, kasi makikita mo si WNTZ nahihirapan mag-zone. Naghihiwalay kasi ang tank and support for the side ng Team Pangas, kaya naman naiisa-isa sila dito na pick off. Pero ito na nga, the secured second turtle for the side ng Alpha Torotot na nakuha na nila. Ayun, may nag-send na naman ng star sa idol. Maraming salamat kay Idol Shell A. Marquez, no? Wait lang, yung ano natin nawala sa tutok. Pero yun nga, wait lang, grabigan muna doon ng isa yung ating Farsa. Tingnan natin, makakatakas lang din naman itong si Rugins natin. Pero yun nga, Alpha Torotot na yan, sabi dito. Surrender na daw, mga back-to-back panalo, mga squad ko. Heist, sabi dito. Maraming salamat, syempre, sa 10 stars na sinend mo. Pero tingnan natin dito, si Uy, #TZ will go down as well as when
ATZ, the 3C Brothers, ay unti-unti nang nag-fall down dito. Tingnan natin si Embeltran na huli doon with the Hurricane Dance. Tingnan natin, magbibigyan yata ng isa. The Blazing Duet, ginagamit dito ng ating Claude for the Feather Airstrike with a follow-up. Tingnan natin, si Biao out na lang din muna. Bottom lane naman ngayon ang tatrabuhin ng ating Alpha Torotot. Kaya naman, 2-for-nothing ang ating inhibitor turret para sa side ng ating Alpha Torotot. Mukhang mahihirapan ng kumambak agad-agad dito ang Team Pangas. Ano ba ang kailangan nilang gawin? Ang kailangan nilang gawin dito is to zone out. I-counter zone nila ang idol si Rugeels kasi nakakaposisyon dito ang Akai at nakakuha ng Pico. Pero there's gonna be a clash onto the bottom lane. The Feathered Airstrike. Uy, na-shutdown na nga ang ating Bruno and unknown player. Who's the first one to go down? Embeltran na magiging kapalit noon as well as Lawrence does a 3-for-1 exchange and Team Paangas is doing it. May comeback play for them pero mukhang top lane. Kaya na bang basagin to ni Idol Instinct? Hindi pa yan, Idol Dufas. Makaka-out lang din o makakapag-depensa lang din dito ang isa nating si Rhino. Pero shoutout muna sa ating 190 viewers. The Turtle is up dito para sa ating game. Pero comment again natin si Rugeels dito. This is a top 20 plus Akai, no? Kung di ako nagkakamali, Rizal 20 plus Akai. So kaya talagang gamay na ang isa nating Akai. Kaya dito, tignan natin anong gagawin nila as the Turtle is up. Ito na naman ang paglalaban-labanan ng mga tropa natin dito. Kirai ay papasok pero that Turtle will be secured there. Kung sumaki dito, delikado ang buhay niya. Patay with a falling Star Moon coming in from the Esmeralda. Pero dito, #TZ, delikado ang buhay niya. That is still a kill. Pero si Embeltran gumagawa pa rin para dito double kill para si nating Bruno. Pero Idol Tufas, hindi nga yun nagiging maganda sa side ng ating Team Paangas kasi kung mapapansin nyo, hindi kompleto doon ang ating Alpha Torotot. Laging may isa na nasa side lane pero sila pa yung lumalamang sa mga clash. Oo, kasi ano, no, may, kumbaga kahit maubos ang side ng Alpha Torotot, may plan B sila para makasegue push. Pero dito mukhang nauubos na pa isa-isa ang inhibitor turret for the side ng Team Paangas at yung Alpha Torotot, wala pang kabawas-bawas ang kanilang mga turret. Pero dito mukhang magkakabalagbaga na nga onto the top lane. Alice is out of position na naman pero flicker out and the kill coming from the Bruno will just follow up the kill. Pero that's Embeltran once again going down for the side ng Team Paangas. 5-14 ng ating score and third tier tower na nga ang next objective for the side ng Alpha Torotot. Shoutout sa ating 201 viewers mga idol. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating ano no, sa ating second Mayor Tom Mobile Legends Tournament. And mga idol, sino ang mananalo sa series na to? Pero yun na nga, tingnan natin, napakasakit na ng isa nating Bruno. Pinagpasapasahan ang ultimate bola ng isa nating Bruno sa top lane natin. Si Cray dito, tinatrabaho siya, mabibigyan yata ng isa dito. That is at 4-1, pero kakataktang din naman Uzumaki, ginamitan ng Blazing Duet, pero mag-out lang din naman dahil delikado ang buhay niya dito. Kaya nga, so this is 5-15 ang ating score. Alpha Torotot gaining the upper hand. 10k gold lead less than for the side of them at mukhang dinadive in na nga ni Idol mo Rugeels. Pero ito na nga ang bagbagan. Turtle pa lang to Idol. Wala pa palang first lord of the game pero yung third tier tower na ang binubugbog dito for the side ng Team Pangas. Yan natin no. Mag-spawn na rin naman eh na. Nag-spawn na nga yung ating Lord dahil hindi na nila kinuha. Pero the Feather Airstrike dito ay gagamitin ng isa nating Parsa. And there we go. Mukhang the Lord ang magiging trabaho dito ng isa nating Bruno. Item check tayo para sa Bruno natin na may 9-1-3 score. Meron na siyang Berserker's Fury. Meron na rin siyang Endless Battle. And there we go. The Lord is easily has been easily secured by the Bruno at nagkakaroon na naman ng balagbagan dito the Falling Star Moon with the Hurricane Dance. Pero tingnan natin, buhay pa rin naman si Kirai since Kirai is a baksa na makunat din naman talaga. Kaya nga, grabe nga naman dito, middle lane marching Lord. Tingnan natin kung paano bibirahin ng side ng Alpha Torotot ang Team Pangas. Medyo ang laki
ng kalamangan ng isang Bruno dito sa ating laro. 4K ang kanyang kalamangan, kaya nga naman kapag dumikit ka sa isang Bruno talaga naman lulusawin ka niya. Pero dito final blow will connect from the side ng Benedetta, pero middle lane basag na po ang tag. Ito na yata ang pagtatapos ng side ng Team Paangas, at mukhang tatapusin na ng Alpha Toronto to, pero the Lord will be going down. That's when TZ and Uzumaki ang mamamatay dito, pero that's a trade-off naman for the side ng Alpha Toronto. 2-for-2 trade plus middle turret for the side ng Alpha Toronto. Ay, idamay mo pa ang bottom lane. Uy! One hit delete, pero tingnan natin dito. Ah, easy will go down as well. That is a 4-for-2 exchange. Tingnan natin dito, mamamatay pa ba si Kirai? Kaya na yatang tapusin ni unknown player to, pero nabuhay na dito. Mabubuhay na rin si Uzumaki. Buhay na dito ang ating Jawhead. Kaya naman makakapag-depensa po dito ang mga tropa natin sa Team Paangas. Pero wala nang natitira ditong inhibitor turret na naman for the side ng Team Paangas. Parang replay na replay mula pa nung game 1 na ganito. Walang bawas yung side ng Team Alpha Toronto. And yung Team Paangas, wala na namang natitirang inhibitor turret. At ito yung comeback, wala na tayo nakikita masyado na comeback play. Dahil when TZ, hindi siya nakakakuha ng pick off for the side ng Team Paangas. And unknown player, 13-1-3, nakita mo naman yung KDA niya. Halos hindi siya mahawakan dito for the side ng Alpha Toronto and Team Paangas. Ano man ba ang kakayaan nyo? Kung kaya nyo pang kumambak, kailangan nyo na ilabas ang inner core nyo. Kumbaga parang ilabas nyo na yung huli nyong alas. Pero dito na, Rujins will have the setup. Kirai once again will go down. Pero this is gonna be a 4-5. Kaya na nga atan tapusin to, and this is gonna be it. And Team Paangas, are you saying goodbye? O kaya pa bang tapusin na to? Pero mukhang hindi pa nga to tapos. Pero the damage coming from Uzumaki will be there. Miao will go down. Uzumaki will go down as well. And Alpha Toronto will secure the last spot para sa ating Final 4. Victory! Grabe yun.